pa kumukupas tulad ng isang magandang palabas. Jose Rizal! Ako si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rionda. Pinanganak noong ika-19 na Hunyo 1981. Ako ang ako ay Pilipinong nasyonalista, manunulat at ulima. Nang panahon ng kolonya na Espanyol ng Pilipinas, ako ay tinatuguriang pambansang bayani. Pambansang bayani ng Pilipinas! Di man ako nagdibagdigma, ginamit ko naman ang aking utak para sa ating bayan. Nole Betanghere at El Filibusterismo, mga sinulat ko para sa ating bayan. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, ang kanyang talino, ginamit ng mabuti upang tulungan ang mga naapin. Walang mga alipin kung walang magpa-apa-api. Siya ang nagsabing, wala akong pinagsisihan. Kung mayroon ako siyang nabuhay, ay malugod kong ibinigay ang lahat para sa ating bayan. Ako ay kilala bilang Tandang Sora. Ako rin ay kilala bilang ina ng katipunan, ina ng imagsikan at ina ng Balintoa. Ako si Melchora Aquino de Ramos, kilala rin bilang ina ng revolusyon. Sapagkat sa kasagsagan ng patagong pagtitiko ng mga katipunero, ay ginamit nila ang aking bahay bilang tahanan ng lihim ng mga katipunero. Kasabay nito ang pagiging bukas ng aking bahay sa mga kasugatang mga katipunero. Melchora Aquino, isang bayaning maling alilangang tumulong sa kapwa. Gabriela Sila, ang unang Pilipinong babaeng namuno sa paghihimagsik noong kolonisasyon sa bansa ng mga Kastila sa Pilipinas. Ako si Gabriela Sila. Ako ay nagkakalang noong ikalabing siyam ng Marso, 17,301. Ang tunay kong pangalan ay Maria Josefa Gabriela Jaramillo Sila. Ako ay nakapag-asawa ng labag sa aking kalooban dahil sa kagustuhan ng aking ama. Nang mamatay ang aking asawang si Gigo Sila, ay ako na ang nagpatuloy sa kanyang pinaglalaban. Ako, ang unang Pilipino na humuno. Ako ang unang Pilipinong babae na humuno sa isang paghimagsik ng mga kolonisyon ng mga Sila dito sa Pilipinas. Ako rin ang nagsasabing, ang laban ng bayan ay hindi lamang laban ng mga kalalakuhan. At ako sila pula po, aktibo ng mga Pilipinas at sa pulo ng Mactan, Subo, Pilipinas at nakilala bilang pinakaunang katutubo na lumaban sa mga taga-Europa. At ako rin ang dahilan ng pagkamatay ng isang manlalakbay na si Fernando Magallanes. At ako rin ang pinakaunang bayaning Pilipino. Matamot sa kasisayan, bagat walang hihim na hinahayap. Ako si Bidoya de Jesus, pinanganak noong ikasyam ng Mayo, 1,800. Ako din, karaniwang tinatawag ng mga magsik na inang Orean at ako at naging vice-presidente sa Kabanata ng Kababayan ng Pilipinas. At ako din ang tagapagtago ng mga mahalagang kasulatan dito at nagmamahal ng mga pagkain at pagpapagamot sa mga kasapi ng kalipunan na pinalas ng mga sugatan. Utak na katitira at nagkinakalang sa Balintoa. Ako si Emilio Asito, isang kalipunan ng kalipunan sa mga mga sa nilalayo at palaya ng Pilipinas. Ito sa mga kumunan ng mga ay tema ng puti sa mga balay. Lahat na tayo ang kapatay ng kalipunan Ako si Emilio Aquino.
bilang mga pangulo ng Pilipinas. Mula sa kanya, kung saan siya mahala, Hindi na magawas gold. Thank you, gold. Bye-bye.